napag-usapan natin ang patungkol sa paglalaban nitong si Gladim at Carrion, kung saan ay nag-awaken itong si Gladim sa kalagitnaan ng kanilang laban. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nung namatay ang kanilang army chief na si Gladim, ay nagpanik ang tatlong generals niya. Nalungkot ng sobra itong mga ito dahil talagang tinitingala nila itong si Gladim. Nagmamadaling pumunta dito itong si Barago pero hinabol pa rin siya nitong si Gaberu. Inistab nitong si Gaberu sa likod itong si Barago habang ito ay tumatakbo. Sabi ni Gaberu ay ina-admire niya daw itong majestic na Lion King. Natuwa naman itong si Carrion sa papuri nitong si Gaberu sa kanya pero biglang nagbago ang facial expression itong si Carrion. Sabi niya ay hindi daw maaari kaya nagtaka itong si Gaberu kung ano daw ang problema. Sabi naman itong si Carrion sa kanya ay mukhang sa kanya daw lumipat yung awakening na magaganap sana sa kanyang kalaban. Kaya sabi niya ay magiging defenseless din daw siya. Hindi niya na daw matatawanan ang nangyari kay Gladim. Kinabahan naman itong si Gaberu nung narinig niya ito. Humingi ng sorry itong si Carrion sa kanya at inirequest nitong si Carrion kay Gaberu na bigyan siya nito ng protection habang siya ay nag-undergo ng kanyang evolution kasi nga makakatulog din itong si Carrion. Sabi naman itong si Gaberu sa kanya eh of course daw, magpahinga daw muna itong si Sir Carrion. Galit na galit itong si Barago nang dahil sa nangyari. Hindi niya daw mapapatawad itong si Carrion dahil sa pagbe-benefit nito sa evolution na originally ay dapat sa master niya mangyayari. Humiling itong si Barago sa White Tiger Claw na mythical grade weapon itong si Gladim na ipahiram daw nito ang power sa kanya. Gusto niya daw na ma-avenge ang death ng kanyang lord. Sumagot naman positively itong mythical grade na weapon kay Barago. Ang clone na ito ay naging spear. Tinanggap nito itong si Barago bilang kanyang bagong master. Ito ay naging blue dragon spear. Sabi ni Barago e papatay niya daw itong si Gaberu at ang magnanakaw na natutulog sa may katabi nito. Pero sabi ni Gaberu sa kanya e bullshit daw. Nangako daw siya kay Sir Carrion. Napaprotektahan niya nga siya. Kaya hindi daw hahayaan itong si Gaberu na makalapit itong si Barago sa kanila. Then naglaban uli itong dalawa. Punta naman tayo sa may laban nitong sila Frey at Najim. Since pareha silang harpy, eh sa sky nangyayari ang kanilang laban. Nakita nitong si Frey kung ano nangyari sa evolution ng kanilang kalaban at nakita niya rin ang naging evolution nitong si Carrion. Kaya naiintindihan nitong si Frey kung ano ang nangyayari. Nagtatalo sila ng nagtatalo dahil nilalait nitong si Frey itong si Gladim nang dahil sa nangyari dito. Kaya lalong nagagalit sa kanya itong si Najim. Magaling talaga itong si Frey, especially when it comes to intellectual battle. Napakagaling niya when it comes to mind games. Madali niyang natitilt ang kanyang kalaban. Sa ngayon ay ilag lang ng ilag itong si Frey sa mga physical attacks nitong si Najim sa kanya. Pero sabi ni Frey eh huwag daw siyang maliitin ito kasi hindi pa naman daw siya nagsisimula sa kanyang mga atake. When it comes to speed ay may advantage itong si Frey sa kanilang laban. Pero when it comes to power eh lamang itong si Najim sa kanya. Tinanong ni Frey kung kinakabahan daw ba itong kalaban niya at nagtanong naman itong si Najim kung bakit daw. Then sabi ni Frey, nakikita niya na raw kasi ang mga souls na papunta kay Najim. Magagaya daw ito sa army chief nila na si Gladim. Gamit ni Frey ang kanyang celestial sphere eye at capable na makakita ng souls itong mga mata na ito. Nagulat itong si Najim nung sinabi ito nitong si Frey sa kanya. Pero nahuli niya itong si Frey. Hindi na ito nakatakbo sa kanya. Nakapitan ni Najim itong si Frey gamit ang mga claws niya. At ngayon ay wala nang kawala ito. Convinced na sana itong si Najim ng kanyang pagkapanalo. Ginamit niya ang atake niya na magic electric shockwave. Nasira ang kasuotan nitong si Frey nang dahil dito. Pero walang reaction itong si Frey sa ginawa sa kanyang atake na para bang hindi ito nagdidil ng damage. Naisip ni Najim na imposible daw ito at nagbabluff lang daw itong si Frey na hindi siya nasasaktan sa magic electric shockwave. Kaya lalo pang nilakasan nitong si Najim ang output ng shockwave na ito. Pero again, wala pa ring reaction na ipinapakita
ipinakita itong si Frey sa kanya. Then nagsalita itong si Frey. Sinabi nito sa kanya na malapit na raw na makatulog itong si Najim. Siguro daw ay nararamdaman na nito ngayon ang magical increase na nangyayari sa kanya. And it's just a matter of time bago ito mawalan ng malay pag nag-undergo na ito ng kanyang harvest festival. Matutulad nga daw ito sa nangyari kay Gladim at kailangan niya na lang daw na maghintay para mapunta sa kanya ang pagkapanalo. Biglang nakaramdam itong si Najim ng sintomas ng kanyang evolution. Pero sabi ni Najim sa kanya, ano naman daw kung makatulog siya? Di papatay niya na daw agad itong si Frey na nahanap siya ng safe spot para safe siya kahit na mawalan pa siya ng malay. Pero nagulat itong si Najim dahil kahit na gaano pa kalakas ang shockwave na ibinabato niya kay Frey, hindi ito nagtatamo ng damage. Ang dahilan pala nito, dahil hindi gumagana ang mga atake ng mga harpy sa may queen nila. Basically, lugi na agad itong si Najim nung una pa lamang dahil si Frey nga ang kanilang reyna. Automatic na nanunulify ang kanilang mga atake. Inipon lang ni Frey ng inipon ang mga shockwave na atake nitong si Najim sa kanya at ibinalik niya itong atake na ito dito. Ginamit ni Frey ang kanyang unique skill na tinatawag na Tunaker. Ang ability na ito ay nag-aalaw sa kanya na i-return sa kanyang kalaban ang mga atake na ginamit nito. Overpowered itong combination ng Tunaker at pagiging queen niya kasi dahil dito totally nawala siyang na-receive na kahit na anong damage. Instantly na nasunog ang katawan nitong si Najim nung ibinalik na nitong si Frey ang electric shock dito at ito ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Then after nun, kay Frey na pumunta yung mga souls na magiging requirement dapat ng evolution nitong si Najim. Parehas ang nangyari sa kanila nitong si Karyon. Buti na lang at malapit ngayon sa kanya itong sila Clea at Lucretia. Ini-order niya sa mga ito na protektan silang dalawa nitong si Karyon habang nag-undergo sila ng kanilang evolution. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.